saan kaya tayo dadaan dyan. Dito siguro tayo sa pinakagitna. Ay, shit! Ayun yung taal natin, mga boss, yun, no? Lapit-lapit natin. Ayan, oh. Welcome back, mga boss! At yan, kung nakikita nyo, mga boss, nakasit up tayo ng pang-rides, yun, no? Yan, aalis tayo. At pupunta tayo ngayon ng Taal, mga boss, no? Tingnan natin kung ano yung update ngayon. Kasi nung mga nakarang araw ay nagbuga daw ng abo yung Taal, mga boss. Kaya yun, napupuntahan natin ngayon. At umabot nga dito sa amin. At kahapon nga, walang pasok yung aming mga estudyante dito. Yung anak ko, walang pasok. Kasi kinansel dahil sa pag-aalboroto ng Bulkan Taal, no? Kaya yun, puntahan natin ngayon. Tingnan natin kung ano yung update sa ano sa Bulkan Taal. Kaya yun. Ganyan yung ating camera, mga boss, naka-set up. Tara, mga boss, sabahan niyo ako doon, tingnan natin kung ano update doon. Pero bago lahat, mga boss, magpagas muna tayo kasi ano, nagbi-blink-blink na yung aking ano, yung gauge ng aking gas. Dito tayo magpagas sa may ano, sa ating suki. Medyo mura-mura kasi yung gas dito, mga boss, kaysa dun sa iba, eh, no? Sa iba, medyo mahal na, 70 na nga, 78, ganyan. Dito, kahapon ay 64 yon, ewan ko lang ngayon. Ayun, 65 yung gas dito, mga boss. Okay pa rin yan, kaysa sa iba. Yan, medyo marami na papagas kasi medyo mas mababa yan dito sa ano. Ay, si ate, no? Ayun, no? Meron siyang bubong para hindi siya mainitan, eh, no? Parang ano, parang yung e-bike. Ewan ko lang kung legal yan sa ano, mga boss, eh, no? Comment down below nga kayo, mga boss, kung legal yan sa LTO yung ganyan. Pagka may mga checkpoint ba, ay hindi ba siya bibigyan ng violation kapag nakaganyan siya, you know? Marami ako nakikita ng ganyan sa e-bike. Yun, pangalawa na tayo. Unleaded, sir, full tank. Wow! Kaya 320, sir. Yun. Ito, sir, para... Ay. 320, mga boss. Taas, yun, so, parang ha, sagad na pala talaga yun. Yun. Tara. Go, 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 mga boss. Yan. Mag-ready muna tayo ng 5 pesos, mga boss, kasi dadaan na naman tayo dito sa ano, sa private road. Saka muna tayo ng 5. Nako, yun lang, walang 5. Ito na lang, 20. Babayad natin dito.
Aba, hindi tayo nakabayad mga boss, nakalusot tayo. Dire-diretso lang yung mga motor, yung kotse yung pinara. Kaya yun, hindi tayo nakabayad, hindi na tayo minto. May time kasi dyan mga boss na, ano, ino, na hindi sila naniningil. Ayun, yung 20 natin. Yun nga lang, ang problema natin ito, pag doon sa kabila ay singilin tayo. Dalawa kasi yung parang pinaka ano nila, yun, pinaka tool gate. Isa dyan at saka isa doon. So baka doon makabayad tayo, yun, no? Kasi hindi tayo nagbayad dito. At pagka kasi nagbayad ka na dyan at dumaan ka ulit, dumaan ka doon sa kabilang gate nila, ay hindi ka na pababayarin. Diretso ka na lang, ano. Basta ipakita mo lang yung ticket na katunayan na ikaw ay nagbayad. Yan. Tingnan natin mamaya mga boss. Pero hula ko, doon tayo makakabayad. Uy, may aso. Choo! Choo! Halika, dali! Halika! May aso. Siguro ano to, sa ano to, siguro niligaw yan ng ano, ng mga taga rito, ano. Ayun, no. At balik tayo doon sa usapang Taal mga boss, ano. Na-curious lang ako kung ano na yung itsura ng Taal ngayon kapag pumutok, kasi since na nandito ako sa Laguna, ay ilang beses nang nangyari na pumutok yung vulkan na yan, pero hindi pa ako nakakita as in actual na yung magbubuga siya ng usok, ano. Nakikita ko siya sa TV, pero hindi pa talaga yung actual na makikita mo yung pagbuga niya ng abo o apoy man yung pagbabaga niya, yung pag ano niya ng ano ng lava. Hindi pa ako nakakita talaga niyan, ano. At ngayon na may motor tayo at the same time nagba-vlog din tayo, mayroon tayong isang munting YouTube channel. Tingnan natin ngayon, ano. 2 hours later. Yon. Yan ang sabi ko nga boss. Yan ang sinasabi ko na dito tayo mga sisingil. Kasi hindi tayo sisingil doon sa kabilang gate. Kaya wala ka pa rin takas kung hindi ka man masingil doon. Pag dyan ka dadaan, sisingilin ka talaga. No choice ka. Yun, kawawa si ate, oh. Naglalakad. Sayang ate, kung papunta lang sana ako doon, aangkas kita. Damn! Yan ang isa sa mahirap pala dito mga boss, no? Share ko lang sa inyo. Yan ang isa sa mahirap na sitwasyon dito sa lugar na to kapag dito ka nagtatrabaho. Kasi kung halimbawa dito ka nagtatrabaho tapos wala kang sariling service o motor o sasakyan o kung anuman, kahit bisikleta, at pag umuwi ka ng alanganing oras, halimbawa ganitong oras ka uuwi, ay mahirap yung sasakyan dito mga boss, you know, yung dimpa pasahero, ayun, oh, yan yung mga yan, oh. Napakahirap nung sasakyan papunta dun sa may ano, you know, sa kanlubang kapag ganitong oras, dahil yung mga sasakyan dito, ano lang sila, you know, pasukan at uwian lang, madalas sila dito marami. Kapag kaganito, napakadalang. Maliban na lamang kung mayroong nanggaling na doon sa bandang unahan, sa pinakadulo ng mga kumpanya na naghatid ng pasahero o galing doon sa pilahan pumunta doon, siyempre babalik yun. Yun, makakasakay ka. Pero kapag halimbawa ay ano, wala, at matsyempohan mo na ganitong oras ka uuwi, alanganin, nako, mamaya ka pa, malamang mamaya ka pa alas 2 makakasakay. Dahil mamaya pa ang alas 2 ang madalas na uwian ng mga kumpanya rito. Kaya napakahirap dito noon. Danas na danas ko yan dito mga boss, nung ako ay dito pa nagtatrabaho, you know? Yan.
Ayan yung daan papunta dun sa Nubali, mga boss, yan o. Yan, pagpasok mo dyan, Nubali na yan. Pagbaba mo dyan sa tulay na yan. Ah, dahil tayo ipupunta ng Taal, dito tayo sa Tagaytay dadaan. Yan, ayan na naman, may aso na naman. Cho, huwag kang magpagitna! Cho, huwag kang magpagitna! Sabi talaga ang aso na nililigaw dito banda, mga boss, kasi dito wala na tong masyadong mga kabahayan dito. Ayan o. Kung may mga bahay man, mga malalaking subdivision kagaya niyan o. Yan, malaking subdivision yan dyan, mga boss. Yung sa loob niyan, yung pader na yan. Yan, may mga malalaking puno na yan. Malaking subdivision yan. Hindi ko alam kung anong subdivision niyang nakakasakop, pero subdivision yan. Malalaki ang bahay. Pang mayayaman talaga yun. Akit na tayo dito sa pamunta sa bahay ni dating Pangulong Marcos. Yan. Yan na yung bahay ni Pangulong Marcos, mga boss. Yun. At yan o. Yan. Yan yung mansion niya dati. Yun lang. Kasi parang wala tayong saan kaya tayo dadaan dyan. Dito siguro tayo sa pinakagitna. Ay! Ay, shit! Lubog tayo. Lubulob tayo doon, eh, no? Ang hirap hulaan kung alin doon yung malalim at alin doon yung mababaw na parte. Kasi ang labo ng tubig, ang hirap nating hulaan kung saan tayo didiretso. Yun, mga boss, paakit na tayo dito, dito sa isa sa pinaka maaho na parte, papuntang Tagaytay, no? Kapag galing ka ng bahay ni Marcos. Yan. Click, kayanin mo. Yan. Ito yung isa sa pinakamahabang ahonin. Magaling ka dyan sa ano na yan. Medyo malamig na yung klima dito, mga boss, you know? Dyan ang mga nagbabike. Makakabilib, kinakaya nila yung ganyan ka, ano. Tanghaling tapat na, mga boss, you know? Pero ang klima dito, ano, masyadong malamig. May aso na naman. Huwag ka magpagitna, kuy. Sakay. Yan, tanaw na dito yung buong Maynila. Parada muna tayo dito saglit. Ayun, may bagong gawa. Yan, bago lang yan, mga boss, na kainan na yun. Yan. Yan ang Tagaytay. Maganda ng panahon, bandero na. Pero natanaw mo yung mga malalayo. Ayun na, nakaya natin. Ayun na. Yung view ng Tagaytay na pinagmamalaki ng lahat. Ayun. Atin ko yan ay Makati na. Yan yung mga building dyan matataas. Ayun o. Hindi ka lang masyado makita kasi medyo malabo na pagkasinom na natin ang todo. Yan. Gusto mo nang ano, nang kung may oras ka naman at gusto mo nang wala kang masyadong makakasabay sa mamamasyal dito, weekdays ka magano punta rito, eh, no? Kasi pagka weekend, Sabado, Linggo, marami talaga dito ng namamasyal, eh, no? Maraming nagpupunta rito kahit na Metro Manila pa, yung iba naman
bandang parting norte pa, punta lang dito para makapamasyal sa Tagaytay, no? Yan, dito, isa rin to sa attraction dito sa Tagaytay, yan, no? Mangrove Park ata ang tawag dyan, kung hindi ako nagkakabali. May mga activities din sila dyan, mga Ferris wheel, ganyan. Pero simulat sa pool, di pa ako nakapasok dyan. Medyo matagal-tagal na rin ako dito sa Laguna, at napakalapit lang nitong Tagaytay sa amin, no? Saglit lang, lalo kung may sasakyan ka naman, may service ka. Napakalapit lang, pero hindi pa ako nakapasok dyan. Sabi nila, maganda daw dyan, pero ewan ko, ha? Yun, dito na tayo sa daan, papunta doon sa Talisay, mga boss. Ino, alam nyo na to, kung medyo familiar kayo dito. Sa mga hindi pa masyadong alam at hindi pa masyadong familiar, ino, mag-ingat kayo, kasi yung daan na to ay Makited, at bukod pa sa Makited, palusong kung pababa ka, at paahon naman kapag paakyat ka. Yan. At isa sa nagpapahirap dito, maliit yung kanyang kurbada, ino, talagang asik. Ano siya, kumbaga, talagang kurbadang kurbada. Kaya yan, dapat maging maingat ka dito sa pagbiyahe mo kung dito ka dadaan. Yan, bawal na bawal yun yung ginagawa ni Kuya. Nawag na wag mong gagawin yun kapag lalo pagka nandyan sa kurbada. Kasi yan, kurbada na yan dyan. Dahil kapag ka merong paahon dyan at nakasalubong mo, maaalanganin yun. Pagka naalanganin yun, magkakakause pa yun ng aksidente. No? Yan. Pagka ganyan, kurbada, wag na kayo nga pumilit na sumingit pa o umuvertik pa. Kung may makasalubong kayong paakyat, maaalanganin sa buwelo. Baka is either ma-aksidente siya, dahil siyempre baka umatras, maalanganin. O di kaya, ikaw naman yung ma-aksidente dahil pipilitin niyang makaahon. Ito, yan, mapalusong. Kapag palusong kayo, ito. Yan yung mga dapat nyong ingatan. At dapat dito, kapag dadaan ka, double check yung preno. Kondisyon yung preno mo. Kasi yan, yung paahon na yan, kapag hindi kondisyon yung preno mo, sigurado ka dyan. Yan. Hindi lang si is talaga. What? What the fuck? Yan, dito na tayo sa view deck. Dito mo matatanaw yung Taal. Yan. Hello. May bahay. Yan mo matatanaw yung bulkang Taal, babos. Hello. Yan. Nasa lang, medyo lipat tayo din ng pwesto. Ito yung tinatawag nilang view deck, mga boss. Yan. Ay, may mga tinda-tindahan din. Tapos ito, nilagyan na lang ito ng grills. Dati wala yan. Yan. Ito tayo dito. Ayun na. Yan. Tingin lang tayo dito. Yun, no? Ayun yung Taal. Lapit-lapit natin. Ayan, wala na, no? Hindi na siya nagano, hindi na siya umuusok. Wala na siya minubugang abo. Yan. Lapitan pa natin, zoom pa natin. Yan. Medyo magalaw na kapag masyado pa natin nilapit, no? Tsaka hindi na masyadong makita. Yan. Yan. Ayan yung Taal. Tahimik na siya, mga boss. Wala nang usok-usok sa ano niya, sa taas niya. Yan. Yun, buti naman. Thank you, Lord. At makakaano na rin yung mga kababayan natin dyan sa may parting nasa palibot ng Taal. No? Hindi na rin sila masyadong
Mahirapan. Kasi nung nakaraan daw ay yun, nahirapan daw silang huminga dahil sa amoy asopre. Yan. At yung lawa pala niyan mga boss. Yun, oh. Yan dyan o. Oh. Yung parang bundok na yan mga boss. May lawa yan dyan sa loob. Yan dyan. Hindi ko lang alam kung natuyo na o si dati natuyo yun. Hindi ko lang alam ngayon kung bumalik na yun. Oh. Yan. Yan yung kalbong-kalbo noon mga boss. Pero ngayon ano na siya. May mga damo na ulit. Yan. Pero hindi lang yan yung vulkan mga boss. Hindi lang yan ha. Kasama yan sa ano na yan. Yan yung buong bundok na yan. Kasama yan. Madami yung ano. Marami yung mga tinatawag lang bunganga. No? Hindi lang. Hindi. Ang dati akala ko ito lang din yung vulkan. Pero hindi pala. Buong bundok pala na yan. Yan yung buong ano na yan. Yan pala yung vulkang Taal. No? Yan. Pagka Sabado, Linggo, pakadami nang andito mga boss, dami nang daming mga riders na namamasyal dito. Kasi yan naman talaga yung mga pasyalan. At yan, may mga kain, may mga ano din, mga bilihan ng mga tubig, mga merienda. Yun yung isa dito sa napakaganda yun.